mga bagay na gustong gusto natin pero hindi natin pwedeng ipilit kasi hindi naman siya yung taong nakalaan para sa atin. Tulad ng pag-ibigan ni Claudine Barreto and Rico Yan. Rico and Claudine started as a lab team noong 1995 at dahil sa kanilang magandang chemistry, ang daming mga fans ang sumuporta sa kanila, kabi-kabilang hits na shows, movies, and teleseries. March 1998 when they officially announced in public ang kanilang relationship as a couple. Parang ang tingin ko sa kanila dati, sobrang perfect ng relationship nila. Sobrang sila nagkakasundo sa lahat ng bagay, same hobbies, same sports, at pareho din silang mahilig magluto. A woman who would always back up a man. If it weren't for her, I wouldn't be where I am right now. Because siya yung pader na sinasandalan ko. But until one day, Rico and Claudine announced that their relationship is over. Ilang araw after the breakup announcement, nagulat ang lahat ng ibalitang wala na si Rico Yan. Isang masamang balita ang sumalubong sa atin noong Holy Week. Ang batang-batang matinee idol na si Rico Yan, binawian ng buhay. Natagpo ang walang buhay si Rico Yan noong March 29, 2002 habang nagbabakasyon kasama ang mga kaibigan sa Palawan. What do you tell him when he talks? He will be honest again. Nung tayo ba nakikita ko ang ngiti sa iyo mga mata. Ito yung pangyayari na hindi inaasahan ni Claudine kasi alam niya na mahal pa rin niya si Rico at mahal pa rin ni Rico si Claudine at alam nilang dalawa na magkakabalikan pa sila. Hanggang alaala na alam ang ba nung tayo pa. Sobrang sinisi ni Claudine yung sarili niya sa pangyayari. Inisip niya at that time, what if kung hindi tayo naghiwalay? What if kung magkasama tayo at that time? Mangyayari ba yung dapat mangyari? And that during the time na kinukrucify ako ng tao at sinasabi nila kasalanan ko, ang hindi alam ng tao, ako rin, sinisisi ko rin yung sarili ko. Na sana mas maging compassionate or understanding yung tao kasi kung pinapunish niyo ako, pinapunish ko rin yung sarili ko. May mga tao talagang pinapakilala sa atin sa Lord, hindi para mahalin tayo habang buhay. Pinapakilala sa atin yung mga tao yun para maging lesson sa buhay natin at maging inspiration in the future.